Good morning mga kaibigan, ngayon po ito po yung magmula po dito sa lugar na to, sa tinatayuan ko na to. Ito po yung lugar na to ay dito po sa Barangay Ukoy. Dito po itong tatlong kuryente po ito. Ito po ang nagsusupply na kung wala si Pangulong Duterte, hindi po to maitatayo, sa totoo lang. Ito po yan o. Yan o, yan. Mula po dito hanggang doon po sa lugar na yon. Yun. Ako dito mga kaibigan, itong poste na to. Mahiwagang poste ito mga kaibigan. Kasi magmula po dito sa poste na to, mga kaibigan, para sa kaalaman ng lahat kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte. Napakabuti niyan sa bayan na to. Bakit kamo? Tumanda po kasi ako mga kaibigan na magmula sa mga presidenteng nakaano, hindi man nila naisip na gawa nito kagaya dito. Ito po, magmula ang connecting po nito, magmula po connecting Hilantagaan, Islit and Bantayan Island, 15 kVA, yan. Submarine power, yan ang mababasa naman, submarine power, cable made in Japan, delivered by, installed in May 2018, yan. Hanggang doon po yan mga kaibigan, doon. Yung isla na yan, kalain mo ba yan? Kung hindi dahil sa Pangulong Duterte, ito ang malaking achievement din ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kung sa iba na to, maliit na bagay ito, pero sa isang pangulo na nagpuporsige na ma-establish yung pamumuhay ng tao, yan ngayon ang ano, yan ang isla na yan mga kaibigan. Sinasagwan namin dyan. Matagal dyan sinasagwan. Mga 3 oras. Yan. 3. Minsan 4 pa. Pero ngayon, marami ng mga bibiran lang ata mga sagwan ngayon. Puro mga dimakina na madalas. Ngayon yan, yung isla na yan mga kaibigan, yan. Yan ang tinatawag po yan na Hilantagaan. Kaya yung cable na yon magmula dito hanggang doon, sabi ng mga sabi ng Chewing kong engineer, tinanong ko, yan ay ibinaon sa ilalim, ihinukay yung submarine cable na yan hanggat nakarating dyan. Kaya nagkaroon ng liwanag ngayon yan, mga kaibigan. Pero dati, dati, wala talaga. Yung mga sinaunang presidenteng mga bugok na gusto laging bulsa, mahal nila, yan po ay, wala talaga nangyayari, mga kaibigan. Ngayon po, ito po, itong kabila naman, dyan kami dati po mga nanghuhuli. Yung yan po ang tinatawag na Virgin Island. Yan. Virgin Island po yan, mga kaibigan. Tapos pagmula po dun sa dulo, yan po naman ay tinatawag yan. Tinatawag na Lawis yan. Hanggang dito papunta sa Tamiaw, Baigad, hanggang dito po. Yan yung mga nakikita na yan. Yan. Tamiaw, Baigad yan. Yan po mga kaibigan, yung dating dyan kami nanghuhuli ng isda, kung paano kami nabubuhay dito. So sa ngayon daw, ang sabi nung pinsan ko ay wala na daw masyadong mahuhuli. Wala na daw. Kaya mahirap na daw ang buhay. Kaya ang inaasahan lang dito ngayon, ang mga trabaho, lagi na lang nasa construction. Yun po mga kaibigan, yung construction, yun na lang ang bumubuhay ngayon dito. Kasi unang-una, yung dagat, wala na rin masyadong kita. At saka yung mismong pamumuhay sa agriculture, kung isipin mo, nakakatakot gawa nandito, wala nang nagtatanim, bilang na lang ata sa daliri, kasi ang ulan dito, dahil siguro sa climate change, dati, mga kaibigan, pag ganitong mga buwan na to, sa totoo lang, matindi na yung ulan, talagang sabsaga na ng puspusa na dito ng mga nagtatanim, tanim ng mais, kunting kahoy, yan po yung mga pero ngayon, dati, pagka umuulan na dito, tuloy-tuloy na yung ulan. Minsan matindi pa yung ulan. Pero ngayon mga kaibigan, 0-0, wala ngayon. Ayan lupa, tuyong-tuyo yan, mga kaibigan yan. Wala na talaga, walang nangyayari. Mana pa, yung lupa dito.
Ah, para bang lumalaki ng kinakain ng kinakain yung lupa ng dagat yan. Umaatras, lumalawak yung ano. Pero noong araw, hanggang doon lang yan, oh. Ngayon, ito, palaki ng palaki. Ganun po. Mga kaibigan, dito po talaga kami nahubog sa trabaho. Dito talaga, totally. Yan. And now,